Para po sa kaalaman ng mga mamamayan, ano po ang paliwanag kung bakit ang mayroon pong natitirang 10 bilyong pondo ang Social Amelioration Program po ng DSWD? Welcome back sa ating channel. Kung bago ka pa lang dito, please like and subscribe and don't forget to tap the notification bell para po lagi kayong updated. Ang channel na ito ay hindi kaakibat ng anumang ahensya ng gobyerno. Ang mga impormasyon na nakapagloob dito ay pawang research lamang po. Samantala, upang alamin ang pinakahuling update kaugnay sa pamamahagi ng kanilang ahensya ng financial assistance sa ilalim po ng Social Amelioration Program, makakasama natin ngayon si DSWD Secretary Rolando Bautista. Maganda umaga po, Secretary. Magandang umaga sa iyo, Ma'am Rocky, Sir Aljo, at sa inyong mga taga-subaybay. Opo, good morning din po. Para po sa kaalaman ng mga mamamayan, ano po ang paliwanag kung bakit ang mayroon pong natitirang 10 bilyong pondo ang Social Amelioration Program po ng DSWD? Una po sa lahat, wala po tayong idinideklara na savings dahil patuloy pa po ang distribution ng SAP. Meron po tayong nakikita na available funds na hindi magagamit para sa emergency subsidy dahil nagkaroon ng kabawasan sa bilang ng mga benepisaryo. Nabawasan ang bilang ng mga benepisaryo dahil una, ang mga residente lamang na mga naideklarang ECQ areas ang siyang kabilang sa second tranche. Ito ay ayon sa Executive Order Number 112 Series of 2020 at memorandum ni Executive Secretary Salvador Medyaldea noong May 2. Ang mga lugar na ito ay kinabibilangan ng Region 3 maliban sa Aurora Province, National Capital Region, Calabarzon Region, Probinsya ng Benguet, Pangasinan, Iloilo, Albay at Cebu, at siyudad ng Bacolod, Davao at Zamboanga. Nabawasan palalo ang bilang ng benepisyaryo dahil nagsasagawa ng validasyon ang DSWD upang matiyak na ang kaban ng bayan ay mapupunta sa tunay at lubos na nangailangan. Higit 200,000 ang nakitang hindi kwalipikado at higit 1.1 million ang nakitang tumanggap ng higit sa isang emergency package mula sa iba't ibang ahensya ng pamahalaan na nagpapatupad din ng social amelioration measures. Kung matatandaan, nagbigay ng kautusan ng ating mahal na presidente, Presidente Rodrigo Roa Duterte, na dagdagan ng 5 milyon benepisyaryo ang social amelioration program. Ngunit 3.3 million lamang ang naisumite na listahan ng ating mga lokal na pamahalaan at 2.1 million mula dito ay nakatira sa mga nabanggit na ECQ areas. Ito, Ma'am Rocky, ang mga kadahilanan kung bakit nagkaroon ng kabawasan sa bilang ng mga benepisyaryo at siya ding dahilan sa pagkakaroon ng projected unutilized funds. Walang nangyari, Secretary, pero paano nyo po sinusiguro na tamang assessment nga po ang ginawa para sa mga pamilyang nakasama naman dun sa 14 million poor families na nabigyan na po ng SAP? Ang listahan ng mga nabigyan sa first tranche na sinumbite ng mga lokal na pamahalaan ay sumailalim sa masusing validasyon at deduplication process ng ahensya. Isinagawa ito upang masiguro na karapat-dapat ang mga benepisyaryo na mabigyan ng ayuda at hindi magkaroon ng duplications sa pagtanggap ng emergency subsidy. Hinikayat din ang mga lokal na pamahalaan na ipaskil ang mga pangalan ng mga benepisyaryo upang makasama ang buong komunidad sa pagberipika nito. No? Sa ganitong paraan, natitiyak natin na magiging maayos at reliable ang assessment at pagtukoy ng mga pamilyang benepisyaryo natin ng Social Amelioration Program. Opo.
Pero Secretary, paano niyo naman ina-address yung mga reklamo po o complaints sa mga pamilyang nangangailangan na hindi raw po nakatanggap ng kahit anong cash aid during the lockdown? Ma'am Rocky, nagtatag ang ahensya ng AGC Operation Center na nasa central office upang tumugon sa mga reklamo hinggil sa implementasyon ng SAP, no? Meron din po tayo mga operation center na ni-replicate sa ating mga field offices na kapareho ang ginagawa ng ating agency operation center, at ito ay tumatanggap sa mga reklamo sa bawat rehiyon ng Pilipinas. Sa katunayan, mula sa higit 400,000 na natanggap ng mga reklamo sa pamamagitan ng iba't ibang platform tulad ng sa telepono, sa text, email, WeServe, at Usap Tayo website, at ito ay tinutugunan ng ating ahensya. Bukod sa SAP, ang DSWD ay nagpapatupad ng ibang mga programa upang matulungan ang ating mga kababayan ngayong may pandemya, no? Nakapamahagi na ang DSWD ng pinansyal na tulong sa ilalim ng Assistance to Individuals in Crisis Situation o AICS. Kabilang sa mga tulong na ito, ang medical, burial, food at transportation assistance at iba pang support services para sa ating mga kababayan. Okay. Karagdagan dito, ang DSWD ay patuloy na namamahagi ng family food packs sa mga lokal na pamahalaan upang tulungan silang matugunan ang pangangailangan sa pagkain ng kanilang mga nasasakupan. Opo, Secretary, yung proposal niyo po para dun sa 10 billion pesos, na sabi niyo naman po ay hindi nga savings, pero gagamitin niyo po ito para sa livelihood program. Ano-ano po itong mga programa na to? Actually, nagkaroon tayo ng pagpupulong kasama ang ating mga economic managers noong Agosto pa lamang, no? At naipresenta na namin ang status ng implementasyon ng SAP 1 at 2, lalong-lalo na yung budget na nagamit. Ang projected unutilized funds ay napag-usapan, at ang nakuha namin na guidance ay mag-request ng change of purpose upang magamit na karagdagang pondo para sa provision ng, ito yung priority namin, yung livelihood assistance grant, na parte ng recovery phase ng social amelioration program. Ang livelihood assistance program o grant ay bahagi ng SAP na ang layunin ay mabigyan ng suporta at makabangon ang mga low income na mga pamilya na may miyembro na kabilang sa informal na sektor na ang kabuhayan ay naapektuhan ng pagpataw ng community quarantine. Ang pagpapasya sa aming panukala ay nakasalalay pa din sa ating mga economic managers. Opo. Secretary, after nung distribution po ng SAP, ayon po sa inyong statement, mas magfo-focus na po ang DSWD sa ibang social development programs. Ano po ang mga programang magiging priority nyo para po makatulong sa recovery ng mamamayan sa ilalim ng Bayanihan to Recover as One Act o yung Bayanihan 2? Sa ilalim ng Bayanihan 2, ang DSWD ay may mga sumusunod na response and recovery intervention para sa mga kwalipikadong low-income families. Una dito, emergency subsidy para sa mga pamilyang apektado ng granular lockdowns. Pangalawa, assistance to individuals in crisis situation. Meron din tayong livelihood assistance grants, supplementary feeding program, social pension for indigent senior citizens, at provision ng food and non-food items, no? Kasalukuyan, isinasapinal ang mga panuntunan hingil dito upang makapag-umpisa na tayo sa implementasyon ng nakasaad sa batas. Kasi hinihimay-himay namin kung ano talaga ang espiritu ng batas para maka-align kami sa magiging pangsyon ng aming ahensya.
Opo, Secretary, si ayon nga po sa inyong report, kukumpletuhin nyo ang listahan ng poor households by 2021. Gaano po sa tingin ninyo karami yung lalabas sa listahan at may ginagawa po ba ang ahensya para po mas maging accurate yung pong assessment ninyo? Nasa mahigit 4.3 million o 88% ng 16.1 million kabahayan ang na-assess na sa pagpapatuloy ng ikatlong yugto ng assessment ng listahanon o yung tinatawag nating National Household Targeting System for Poverty Reduction. Kahit na nasa gitna tayo ng pandemya, no? Pagkatapos po ng validation o finalization phase sa listahanan, ang mga nakuhang mga datos mula sa assessment ay ini-encode sa tinatawag na data entry form upang sumailalim sa isang proxy means test. No? Ang proxy means test ay isang modelong statistika na tumatantya sa kinikita ng isang sambayanan base sa mga kapansin-pansin at madaling mapatunayang katangian ng sambahayan. Ang proxy means test ay mahalaga sa listahanan sapagkat ito ang pinakaparaan na nagtutukoy ng estadong pang-ekonomiya ng isang pamilya sa pamamagitan ng non-income indicators na siyang ikinukumpara sa mga opisyal na poverty threshold. Ito ang nagbibigay daan upang malaman kung ang isang sambahayan ay mahirap o hindi mahirap. Patuloy ang isinasagawang assessment upang masuyod natin ang mga lugar na may mahirap talaga na pamilya sa pakikipag-ugnayan sa ating mga lokal na pamahalaan. Opo. Secretary, kunin ko na lang po yung mensahe ninyo at siyempre yung paalala nyo po sa publiko at siyempre din po, yun din po sa DSWD staff na patuloy po na nagbibigay serbisyo sa mamamayang Pilipino. Unang-una, nais ko magpasalamat sa inyo, Ma'am Rocky and Sir Aljo, para sa pagkakataong ito para maibigay namin yung update at bagong impormasyon galing sa aming ahensya. Nais po natin ipabatid na isinusulong ng DSWD ang transparency at mabuting pamamahala. Tinitiyak ng ahensya na gagamitin ang pondo ng SAP hanggang sa huling sentimo para sa mga kababayang naapektuhan ng pandemya. Ibigbigay po natin ng ayuda sa mga kwalipikadong mga pamilya. Patuloy natin hinikayat ang lahat ng pamilyang Pilipino na ipagdiwang ang National Family Week sa kabila ng ating nararanasang pandemya. Batid natin hindi madali ang ating nararanasan sa kasalukuyan. Ang DSWD at iba pang ahensya ng pamahalaan kasama ang ating mga partners na non-government organizations at pribadong sektor ay kaagapay na ng pamilyang Pilipino sa pagbangon mula sa hamong dala ng COVID-19. Sa pamamagitan ng pagpapatupad ng mga programang tumutulong upang mapangalagaan at maprotektahan ang interes at kapakanan ng bawat isa, babangon tayong sama-sama bilang isang pamilyang Pilipino. Muli, magandang umaga po sa inyong lahat. Maraming salamat po sa inyong panahon, DSWD Secretary Rolando Bautista. Mabuhay po kayo. Stay safe, Secretary. Maraming salamat sa iyo, Ma'am Rocky, at mabuhay din po kayo.